Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita yon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhuliin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Nais kong gumaling ka at luminis." At noon din nawala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog ayon sa iniuutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na ikaw nga'y magaling na." Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo sa dikalayuan. Sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan. Binakbak ito. At ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sino ito nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Palibasa'y alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan?
Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Agad namang tumayo ang lalaki. At sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sa mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos, sila'y namangha at nagsabi, kahanga-hanga ang mga bagay na nasaksihan natin ngayon. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi. Iniwan ang lahat at sumunod at naglingkod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayun din ang mga alagad ng mga Pariseo. Bakit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom? Sumagot si Jesus, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Darating ang araw na kukunin na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga, walang sumisira ng bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, mapuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Wala ring magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng lumang alak, sapagkat sasabihin niya, mas masarap ang lumang alak.